Yo, kumusta mga ka-techno? Ako po si Paul Gutierrez ng Poltech TV. At sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-setup ng tamang setup sa mga phone na binili natin. Meron akong hawak dito na Poco M4 4G. Ito yung setup natin na phone. Dito sa video ito, itatama ako yung mga pagkakamali nyo sa mga ginawa nyo sa mga bagong phone nyo. Tulad ng paano mo pababilisin yung phone mo, tamang pag-setup sa mga keyboard natin, kung i-reset mo ba yung phone mo pagkatapos update o update tapos reset. So dito sa video ito, tuturuan ko kayo. Ang Poco M4 Pro 4G, meron tayong UI 13 dito. So kapag binuksan mo yung phone mo, ganito yung lalabas. So pindutin na natin to. Tapos pili tayo ng language. Yan. Okay lang kung English, United Kingdom, okay lang yan. Sa region, syempre Philippines. Yan. Then, yung mga terms and condition, i-agree mo lang yan o check mo lang to. Okay lang na wala tayong SIM card dito. Kaya pwede mong i-skip to. Yan, skip natin. Network, yan. Poltech TV. Kailangan natin ng network para maset natin yung mga applications natin o maset natin yung Play Store natin. So, set natin yung Wi-Fi natin. After din maset yung Wi-Fi natin, click OK. Tapos, makaabot pa tayo sa Google Services. Yan. Bali, nakabase pala tayo sa MIUI 13. Kaya pwede ito sa previous Poco phones o Xiaomi phones. O kahit anong phone na nakabase sa MIUI 13. So, may mga tips and tricks din tayo mamaya dito. Bali, yan yung Google Services. Yan. Click mo lang yan. Accept mo lang. Pag-accept mo, maghintay tayo ng mga ilang seconds. Tapos, pwede kang mag-set ng fingerprint. Actually, pwedeng mamaya na. Mamaya na to. Locations, yan. No? Automatic updates. Okay lang yan. Then, yan. Tapos, complete na. Maghihintay pa tayo ng mga ilang minutes para makomplete yung setup natin. Ang hawak na phone natin ngayon sa M4 Pro 4G based on global roam. So, expect natin may mga bluetooth pero kailangan natin alisin yung mga yon. After nung ma-setup, yan, mapupunta ka na dito. Yan, bali, na-setup muna. So, may mga bluetooth to, kailangan muna natin alisin. Like dito, yung more apps, yan. TikTok, Spotify, at saka itong mga to. Kailangan mo burahin itong mga to kung hindi mo naman kailangan. So, isa-isa yan. Yung mga hindi nyo kailangan. Pero kung kailangan nyo, TikTok, kailangan nyo. Amazon, kung may Amazon kayo, pwede nyo namang iwan pero ako, inaalis ko. So, ito. Yung mga hindi nyo lang kailangan, alisin nyo lang. Tapos, ito kailangan ko to. Yung mga applications galing sa Google hindi natin matanggal. Pero yung ibang nakalagay dito pwede natin tanggalin. Like yung mga Lazada, yan, yung mga Netflix, Twitter. Actually, konti lang ang nakikita ko dito. Dati may mga games pa to pero malinis na yata. Pero kung gusto nyo namang i-root, pwede namang i-root to. Pero advisable ko, wag mo tayong mag-root hanggat hindi natin alam. Pero kung may mga alam naman kayo, kung developer naman kayo, kung may alam kayo sa routing o kaya sa pag-install ng ROM, pwede nyong galawin yung isang phone. Pero advice ko sa mga hindi marunong, wag nyong gagalawin yung phone nyo hanggat di kayo, wala pa kayong alam sa mga ganun. Pero ituturo ko sa inyo paano mapabilis tong phone na to. So yan, na-setup na natin. Ang una kong ginagawa, tinitignan ko agad yung about phone para sa software update. Automatic kasi kapag yung phone natin is bago, may update yan. Update nyo lang. At take note, huwag kayong mag-update na below 50% yung battery nyo. May nakita kasi ako na below 50% yung battery nila tapos nag-update sila. Ang mangyayari nun, mabibrick yung phone natin at hindi na siya gagana. So, hindi ko advisable na below 50% na i-update mo yung phone mo. So, dapat 80 pataas, yun yung advice ko. Kung may mga lags naman na nakikita ka o medyo mabagal yung phone mo, pwede mo nang i-factory reset para malinis yung phone natin at babalik sa normal yung phone natin. Kasi may mga naiwan na residue dun sa kabilang update. So, yan. Mas maganda after mo mag-updates, factory reset natin. Pero kung wala naman kayong nakikitang mga bugs, error, huwag nyo nang galawin. Ako, na-update ko na to. Yun. Based on MIUI 13.0.5. Actually, stable naman to para sa phone na to. Tapos, isa pang nakikita ko, medyo naguguluhan tayo sa language o keyboard natin. So, yung mga iba hindi alam to, kapag nagtatype tayo, may mga lumalabas dito, yung mga text correction. Minsan, nalilito tayo. Lumalabas ko na rin, nilagay ko Paul. Iba yung lalabas. So, dapat ayusin natin yung keyboard natin. Para maayos yun, click mo lang to. Click natin yan. Tapos, lalabas yung settings. Tapos, sa settings na yan, yung text correction. Yung text correction. Alisin natin to lahat. Yan, yung mga emoji, kung ano naman. Ako yung naalis ko to kasi di ko naman kailangan. Pero kung kailangan nyo, okay lang naman. Lalo na tong auto correction.
auto-text correction while typing, yan. Hindi ko kailangan to kasi Tagalog tayo. Pero kung English, pwede naman. So, inaalis ko to para hindi malito. Lalo na kapag magbibigay kayo ng phone sa mga lolo at lola nyo, kailangan nyo alisin to kasi medyo nalilito sila kapag nag-type sila. Yun. So, back tayo. Text correction, preference. Yung number, number row, kailangan ko yung number na yun para hindi mo nakiklik yung number kung saan mo hanapin. So, yan. Pagbalik natin sa keyboard natin, yan, may number na, tapos wala na kung ano-ano, pwede ka na mag-type ng gusto mo. Hindi ka na malilito, wala ng text correction, no, kung ano man. After nun, yung phone na to, hindi naman siya ganun kabilisan. So, ang ginagawa ko, ino-open ko yung developer option ko. Pupunta ako sa About Phone, All Specs. Hanapin natin yung MIUI version. Click mo lang ng 5 times to, lalabas na yung developer option natin. 1, 2, 3, 4. Actually, parang 6. So, ayan. Pero alam ko 5 lang. So, kapag lumabas na yon, developer option, back to settings. Tapos, additional settings. Hanapin mo yung developer option. Bali, dito meron tayong window animation scale, transition, tapos animator. I-set lang natin lahat yan sa 0.5. Pwede ko nang mag-open ng apps na mabilis na yung apps compare mo sa dati. Tapos sa features ng MIUI 13, meron tayong video toolbox. Para magamit yon, punta kayo sidebar o special features. Then, yung video apps. Minsan kasi hindi nakaklik yung YouTube dito. So, ikiklik natin yung YouTube dito. Pag-click mo ng YouTube, makita mo na yung video toolbox mo dun sa may gilid. So, yan. Meron tayong record, screenshot, tapos cast. Tapos yung pinakagusto ko dito, yung play video while screen off. Yan. Kapag kinlik mo to, mag-play yung video. Yan, mag-play yung video na nakapatay yung screen natin. May sound siya pero wala siyang video. Actually, pampatulog ko to. Yan. So, ayun. Sana nakatulong ako sa inyo kung paano mag-setup ng tamang phone. About sa mga tips and tricks, baka magbibigay pa ako ng mga tips and tricks pagdating ng araw. So, stay tuned lang kayo. Sana nakatulong ako sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe channel ko at hit yung bell icon. So, once again, this is Paul. You find me, hope you find me. I'll be back home soon when the sun.